dito maski kanino. Maski na sa aking mga apo. Itong aking ipagagawa sa iyo. Gusto ko lamang malaman kung anong talagang kalagayan ng aking anak, ang kanyang kinaroroonan. Hawak siya ni Sandra. Pag nalaman ni Sandra na itutuloy ko ang demanda laban sa kanya, sigurado kong papatayin niya ang anak ko. Pero sa oras na malaman kong nasa mabuting kamay ang aking anak, ipinangangako ko sa iyo, itutuloy ko ang demanda laban kay Sandra. Ano ang pangalan ng anak niyo? Isabel Salgado. Pero, ang pangalan ng asawa niya ngayon ay si Jaime Ilustre. Cynthia, hindi ka panipaniwala pero totoo. Si Isabel na pinapaharap sa akin ni Esperanza ay ang anak ni Doña Consuelo. So, ibig sabihin, si Isabel ang nanay ni Esperanza. At hindi alam ni Esperanza yun. So, ano sa tingin mo? Sabihin ko ba kay Esperanza ang totoo? Kung gagawin mo yun, ano mangyayari? Ang panahon at atensyon ni Esperanza ay mauubos sa paghanap kay Isabel. Eh di ba papabayaan na yung kaso? Hindi yun makakabuti para sa kanila. Lalo na hindi natin napunasan si Isabel. Magugulo lang ang isip niya. Wala rin mangyayari. So, ang ibig mong sabihin, kailangan mo na makita si Isabel at may harap sa kanila. Oo nga pala. Ano balita kay Elaine? Tetestigo ba yun o hindi? Kailangan malaman ko kung anong plano niya. Para kung ayaw niya, di makakagawa ko ng ibang paraan. Mahirap naman pilitin ng isang taong ayaw kung natatakot sila kay Sandra. Mo dyan, nahanda mo na yung mga gulay na ilalako ko sa palengke. At pagkatapos ko dito, lalakad na ako. Uy! Ano ba? Naintindihan mo ba yung sinabi ko? Ano bang problema mo, ha? Nay, ayaw akong patahimikin ng konsensya ko eh. Gilam mo nga ako ng kagaganyan mo, ha? Iligo mo na lang yan. Pag malinis ka na, titigilan ka rin ang kakukulit ng konsensya mo. Eh, alam mo namang hindi yun ang paraan para tumahimik ang konsensya ko eh. Sige, nanay. Pabayaan mo na akong tumulong kina Esperanza. Elaine, hindi ganun kadali yung papasukan mo. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa atin? Alam mo ba kung anong pwedeng kapalit nun? Buhay mo, buhay natin dalawa. Alam ko yun, Nay, pero... Anong pero? Tigilan mo na nga yan, kagaganyan mo, ha? Tigilan mo na yung konsensya na yan. Mali naman yan, eh. Alam ko, Nay, hindi ka naniniwala sa sinasabi mo. Alam mong may konsensya at hindi nagkakamali yun. Pero takot ka lang. Ay, galit na galit ako kay Sandra dahil sa ginawa niya sa atin eh. Hindi na ho nabubura yun. Kaya ako tumapag ng ganito. Nagugulat nga ho ako sa inyo eh. Di ba noon mas matapang kayo sa akin? Pinaglalaban niyo tayo pag may umaapi sa atin dalawa? Nay, magmatapang ka uli. Hayaan niyo na akong tumistigo kay na Esperanza. Para may magawa naman tayong tama sa buhay natin. Lola, pasensya na kayo kung gulay na naman ang ulam natin, ha? Alam mo ba, mahusay ang gulay sa katawan. At yan ang dapat na kinakain natin talaga araw-araw. Dati nga, Lola, hindi ko makain ng tuyo eh. Ngayon, tuyo na paborito niya. Hayaan mo, Lola. Kapag kumita kami ni ate sa pagtitinda ng kakanin, kahit sariwang isda lang, makakabili na tayo. Mm-hmm.
aminin na ninyong tatlo na kayo'y wala lang talagang pera. Kaya huwag na ninyo akong masyadong aalalahanin. At huwag nyo na ako ibibili pa ng gamot. At alam ninyo, yung kaibigan ko sa Amerika na sinulatan ko na nangungutang ako sa kanya, baka sakali padala na ang pera sa atin. Malaking tulong yung pagka nagkaganon. Pasensya na lang kayo, ha? Lola, kumain na lang ho tayo. Ito po, oh. Elaine, anong ginagawa niyo rito? Pagkatapos ng ginawa niyo sa akin, may mukha pa kayo magpakita sa akin? Walis na kayo! Lola, baka naman po pwede natin itong pag-usapan kung ano yung nangyari noon. Esperanza, alam mo ba na silang dahilan kung bakit ka nalayo sa akin? Sa kanilang kasinungalingan, pinaniwala nila ako na hindi ikaw ang tunay kong apo. Ninakaw nila ang iyong pagkatao. Doña Consuelo, pumunta ho kami dito para humingi ng tawad at tumulong ho sa inyo. Hindi ko na kailangan ng tulong niyo. Lola, bigyan naman ho natin sila ng pagkakataon na maituwid yung mga pagkakamali nila. Titistigo na nga itong anak ko labang kay Sandra eh, kahit delikado eh. Eh, kung ganyan rin lang ayaw ninyo, di umuwi na lang tayo, tara. Sandali, Manay Joy, Elaine, sandali lang. Lola, patawarin niyo na si Elaine. Si Cecil, Danilo, baka naman pwede patawarin niyo na si Elaine. Pinapatawad na kita. Hindi dahil sa tutulong ka, kundi dahil sa alam kong nagsisisi ka na sa mga panlilinlang mo sa amin. Salamat. Doña Consuelo, patawarin niyo po ako. Panay, oh. Ay, kainin niyo yan, ay. Sita yung nagluto niyan. Ayan. Nay, masarap po yan. Si tatay talaga nagluto niyan. Tsaka alam niyo ba, nay? Magaling na siyang maglinis ng bahay. Tsaka ho, nay, maglaba. Hindi na. Ito talaga ito mga to, oh. Sige nga, tikman natin. Tikman niyo, nay. Masarap, nay, di ba? Masarap nga. Sensya ka na. Ngayon lang ako nagluto niyan, eh. Tayo talaga nahiya pa. Sinabi na nga ni nani na masarap eh. Pero nay, namimiss namin yung luto nyo eh. Eh iba kasi yung timpla eh, lalo na ako, hindi ko mahuling lasa eh. Nay. Wala, sige. Kumain na kayo. Noel, sige. Alam niyo, mas masarap maglutong itay ninyo kaysa sa akin. Elaine, alam mo ba sa testimonyo mo nakasalalay ang tagumpay ng kasong ito? At alam mo rin ba, sa paglalantad mong ito, marami pwede mangyari sa'yo. Didikdikin ang pagkatao mo, sisirain nila ang pangalan mo, o pwede pa nilang agawin ang buhay mo. Handa na ako. Eh di good. Kung ganun, itutuloy na natin ang kaso. Pero Cynthia, paano ang lola? Esperanza, maniwala ka sa akin. Papayag na ang lola mo.
dahil alam na na ngayon na meron tayong magandang laban. Dito sa ospital. Pag nandito ko, parang lalong di ako gagaling. Dami-dami ko pang naiisip. Si Tita Isabel, baby natin, tsaka lahat na nangyari sa atin. Alam mo, babe, unang isipin kung ano yung nangyari. Tapos na ang nakaraan. At hindi na natin maibabalik yun. Ang mas magandang pag-ukulan natin ng pansin eh yung bukas para sa ating dalawa. Alam mo, pag pumayag na nga si Doc na lumabas ka dito, pupunta tayo ulit sa Amerika. Doon ka na magpalakas. Doon natin bubuin ulit yung mga pangarap natin. Tapos, pagpunta natin doon, magpapagawa ako ng bahay natin. At bubuo ulit tayo ng baby. Kahit na dalawa, isang babae at saka isang lalaki. Kaya magpagaling ka na agad, ha? Para makauwi na tayo. Pagkatapos nito, magsisimula ulit tayo ng bagong buhay natin. Pupunan ko lahat-lahat ng pagkukulang ko sa'yo, babe. Pangako ko sa'yo. Wala na sina Dr. Jaime Ilustre sa tinitira nila. Umalis si Dr. Ilustre na hindi kasama si Ma'am Isabel. Nasaan ang anak ko? Wala akong nakakaalam sa ngayon. Pero sigurado, wala siya kay Sandra. Totoo kaya ang lahat yung sinasabi mo? Opo. Pinapamamanan ko si Sandra hanggang ngayon. Nakataramta siya sa pagkawala ng anak niyo. Hindi niya alam gagawin niya. Nawalan siya ng alas sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ligtas ang anak niyo kay Sandra. Pwedeng sinadya niya lang magtago para sa muling pagkikita niyo. Ako, sana nga ganun. Dahil pag hindi, talaga hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan kay Sandra. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito eh. Doña Consuelo, sasabihin ko ba kay Esperanza ang tungkol kay Mrs. Isabel Ilustre? Huwag. Huwag muna. Ayokong umasa siya. Ayokong maramdaman niya ang sakit ng loob na dinadanas ko ngayon. Alam kong buhay ang anak ko, pero hindi ko alam kung saan siya naroon. Malayo siya sa akin. Hindi ko alam kung anong kalagayan niya. At hindi ko alam kung kami magkikita pang muli. Nakapag-isip-isip na ako. Hindi ko na kayang makita na kayong mga tunay kong apo ay naghihirap. Samantalang si Sandra nakikinabang sa lahat ng aking ari-arian na dapat sana nasa sa inyo. Lola, huwag niyo na ako kaming isipin. Kung talaga kung ayaw niyo nang ituloy yung demanda, nasa sa inyo naman ho yun eh. Sobra na ang kasamaan talaga niya si Sandra eh. Talagang dapat tapusin na. Itutuloy natin ang demanda. Thank you.
Ngayon makakapag-umpisa na tayo. Kakasuhan natin siya ng estafa. Ano nang yun ang mangyayari sa kanya, Cynthia? Mapabawi niya lahat ng ari-arian ng lola ninyo. At makukulong siya minimum of 6 years. Pero hindi ako titigil doon. Hahanap ako pa siya ng iba pang kaso. Yung mas mabigat. Ngayon, medyo makakahinga na tayo ng maluwag. Oo nga eh. Pero siguro kung naabutan natin si Mami Isabel doon sa tinitira nila, baka nakita ko pa siya. Sayang. Gusto mo hanapin ko siya kahit saan? Ay, nako Brian. Sobrang tulong na yan. Hindi ko na kayang bayaran yan. Nagawin ko yan para sa'yo. Libre. Brian, tama na. Huwag na tayo magbulahan. Hindi. Seryoso ako. Gusto mo? Bakit? Kasi, I like you. Ito akong sasabihin sa'yo. Mayroong nangyari, hindi mo alam. So far, so good. Mukhang nade-respond ka ng maayos sa mga gamot mo. Kung magpapatuloy yung pagbuti ng kondisyon mo, mas mapapabilis ang paglabas mo. Talaga, Doc, makakalabas na dito ang asawa ko? Aha. Salamat to, Doc, ha. Okay, I'll see you again tomorrow. Take care. Babe, narinig mo yung sabi ni Doc. Malapit ka na daw makalabas dito. Babe? Naisip ko lang siya. Si Tita Isabel. Ayaw mo, babe. Pagaling mo, hahanapin natin ulit siya. Tumawag nga pala ang inay. Kinukumusta ka. Gusto nga niyang umuwi dito eh. Pero sabi ko sa kanya, huwag na lang. Sayang lang kasi yung pamasahe. Tsaka, total, okay ka naman ah. Tayo na lang dadalaw sa kanya sa Amerika. Pinatawad na kaya niya ako. Naging masama rin ako sa kanya noon eh. Babe, huwag ka mag-alala. Nakalimutan niya na yun. Tsaka, natuwa nga siya nung malaman niya na okay na yung kalagayan mo. Ma'am? Ma'am? Ramona? Ma'am, ma'am, may mga pulis po. Ha? Bakit? Ano raw kailangan nila? Hindi ko po alam eh. Bakit? Mrs. Salgado, may warto pares kami para sa inyo. Talagang hinahamon mo ako! Hello?
ngayon, mayabang ka pa rin, Sandra Salgado. Bukong-buko na lahat ng kawalang-hiyaan mo. Huwag ka rin mayabang dahil hindi mo pa napapatunayan yan. Patutunayan namin mo, Mrs. Sandra Salgado. Sino? Cynthia Salazar, ang abogado nila Esperanza. Ah? Ikaw pala? Tingnan ko lang kung anong magagawa mo laban sa akin. Alam mo ba, attorney, na wala pang taong nanalo laban sa akin? At ikaw, sumulpot ka pa! Meron lang tayong hindi natapos, Sandra. Yun ang binalikan ko. Isa pa pa, huwag ka rin magmayabang dahil hindi mo pa kilala kung sino ako. At ikaw rin, Esperanza. Makikita niyo. Makikita niyo. Well, Esperanza, Elaine, tayo na. I think kailangan na magpahinga ni Sandra sa kanyang bagong mundo. We'll just see you in court. Let's go. Thank you.